rescue, Mary. So, nandito po tayo ngayon sa aming maliit na kwarto. Pero punong-puno po ito ng gamit at higit sa lahat pagmamahal. Ipapakita ko po sa inyo ngayon ang pinagkaabalahan ni Rosalda Marana sa loob ng 3 araw. Magsisimula po tayo dito sa hagdaan papunta sa second floor na ginawa ni Marana. So ayan, ipapakita ko nga po sa inyo kung saan naka-hold o nakakapit yung hagdanan papunta sa aming second floor. So nakakapit po siya rito sa bakal ng kanyang bed. Ito po ay detachable. So kung so bilangin natin kung ilang steps meron siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngayon papunta na nga po tayo sa ating second floor ng ginawa ni Marana. Pero bago lahat, ipakita muna natin kung ano yung nasa ilalim ng kama. Kung saan, excuse me nga po, kung saan nakapatong yung mismong kutsyon. Ito po ay makikilala nga po sa nali para ipakita natin. Yan, pakihawakan nga po yung kama. Ito yun ay may bakal na kinapitan. Okay na po, pakita natin. Yan, yan po nakakapit at nakakabit. Ito na, pupunta na tayo. Yan. At bukod dyan, meron po siyang nilagay na kahoy na dinesignan niya ng kaunting-kaunti lang. Pero sa tingin ko, hindi pa ito tapos dahil kung sa makikita ninyo ay hindi pa siya nakukulayan, hindi pa siya napipintahan. Ito naman ay para pangharang na hindi mahuhulog ang aming chikiting. So, andito na po tayo, malapit na sa second floor ng aming tahanan. Sa ngayon po, ang pinagkakabalahan ng aming chikiting ay ang panunood ng baby bus sa aking maliit na cellphone. At makikita nyo nga po, sa banda roon, nagkaroon kami ng sabitan ng bag na siya rin ginawa niya. Dito po, sa gilid na yon, ipapakita ko sa inyo kung anong meron. Ito po si Rosalda Maranan. Inuulit ko po, siya po ang gumawa nitong aming second floor. At kung mapapansin nyo po ay hello, ayan daw, hi mama, hi. Hindi po pwedeng ikabit yung o magkadikit yung kama doon kasi yung pinagkabitan nga ng kama. So ang ginawa niya kanina naman ay gumawa siya ng isang malinggit na kahoy, matibay po yan, yan na para hindi lang malaglag. Tapos sinagyan niya po ng kutsyon-kutsyon para malambot. No? So, andito po sa aming second floor, ang iba naming mga gamit. Ngayon naman po ay bababa tayo, no? Sa loob ng 2 linggo na naka-quarantine kami, ito ang kanyang pinagkaabalahan kung saan bukod dito sa mezzanine na tinatawag niya, ay naglinis-linis din po siya ng kaunti dito sa aming kwarto. Kaya mula sa gamit sa Novaliches kung saan kami ay nakatira dati, ay nilagay niya yung mga pang-display na nakadisplay ngayon sa aming mga palibot na pader. So ayan, dito sa first floor, makikita nyo sa pader na ito, ang DIY din niya na patungan ng aming Samsung speaker na natanggap ko 2 years ago sa Christmas party. So, yan, nakakabit siyaan. Bukod dyan, nalimutan kong ipakita, nandun yung isang speaker, tapos yung isa nandun naman, nandun, basta nandun banda. So, ayan, eto na nga, balik tayo dito sa patungan na ito. Yan. Bukod po dyan, nauna ko ng pinos, yung kanyang naunang ginawa rin na paglagyan na naman kung anik-anik. So ayan, kanina nilagay niya ng sticker para mas magmukhang maayos at maganda. So nagkakapo tayo dito ngayon sa first floor at ipapakita ko naman po sa inyo yung ilalim ng ginawa niyang mezzanine. Kasi sabi niya mas maganda ang nasa ilalim kaysa dun nasa sa ibabaw. So ayan po, nakikita niyo po ba? Yan. So bukod dyan, gumawa po siya ng laruan ni Jed, DIY Monkey Bar. So, paggabi, okay, umaga, tanghali, hapon, gabi, yan. Kapag po nandito kami sa kama, dyan po siya sumusabit si John Edward. Nagma-monkey bar po siya at
malakas na ang kanyang mga braso dahil sa ginawa ng kanyang ama. Dito po tayo sa gilid ng aming kama. Yan. Dahil medyo alanganin o kaya nakakatakot at pader nga po ito, nilagyan po ni Spike ng kutsyon para hindi po nauuntog si Jed palagi. Kasi mga nakalang araw, palagi siya nauuntog dyan dahil nagtatago siya dito sa kumot. Ay, kurtina pala. Tapos kagabi, ang pinagkaabalahan naman po niya, no, isang gabi. Yan, nagtahi naman po siya, tinahi niya. At isinabit, kung makikita niyo po, no, ang ganda ng pagkakatahi. Yan, siya po ang nagtahi niyan para meron pang, ang tag dyan? Cover sa tokador. So, ayan. Yan po ang kabuuan ng pinagagawa ni Rosaldo Marana sa loob ng 2 linggo dahil ka nga po tayo ay naka-community quarantine. At sana nga po sa loob ng 2 linggo pa ay matapos na ang COVID-19 na ito. At inihiling ko po at inaasahan ko pagkatapos ko ipakita ang kanyang mga proyekto ay magkaroon po siya ng panibagong proyekto at maaari niyo po siyang tawagan at kontakin sa kanyang cellphone number or Facebook page para magpagawa naman akong anik-anik. Available po siya. Dahil nga po, 2 linggo na at nababagot na rin ito, no? So, ayan po, no? Yun lang muna po. Abangan po natin ang susunod na kanyang mga proyekto. Bye-bye!